talagang goal na namin. Mahigpit talaga kami sa ganyang role. Ayos ka, and syempre, kailangan is meron kang discipline. Perfect na relationship, and masasabi mong healthy ang relationship kapag nagkakaroon kayo ng tampuhan, misunderstanding, kasi partner din yan siya, di ba? Ang family at ang friendship mo nga is nagkakaroon kayo ng misunderstanding, what more pa kaya kayo na mag-partner. Kamusta na kayo ng DNT? Ang ano lang namin, hindi lang kami minsan nagkakasundo sa kailangan nyo lang mag-intindihan, kailangan nyo lang ng open communication, kailangan din mag-apply ng visa. So, sana is maano kami, mag-grant kami. So, kaya ipag-pray nyo din kami mga sis, okay? Kasi kasama namin kayo sa journey na ito. So, buksan na natin ito. Hi, mga seswang! I'm Jessica Alcelori, pamansang Pachi! Ay, panigal, panibunyo ka. Pachi na lang. Ayun, para tayo nasa disco. Ulitin natin ang intro. Hi, mga seswang! I'm Jessica Alcelori, pamansang Pachi! And welcome back to my YouTube channel! Ayan. So, ayan, bago tayo mag-start, ayan, nais ko lang magpasalamat sa inyong lahat sa talaga namang nanood ng ating mga vlogs. And thank you so much walang sa pagmamahal at support, ha? So talagang daily upload na talaga ito mga sis. So talagang ilalabanan natin ito at mapanindigan ang ating daily upload. So, good luck and sana is kayanin natin. So, alam ko kakayanin natin yan kasi andyan naman kayo. So, anyway, mga seswang, ayan, thank you so much sa inyo. And, syempre, mga seswang, sa mga hindi pa nakabisit sa ating mga store and sa ating branch, and sa Chiki Sam Gift sa, nabisitahin nyo na, meron kaming branch sa Imus, meron kami sa Naik, Tanza, at meron din kami sa GMA and Naig. So, ayun mga sis, so bisitahin na rin ang aming bagong open sa Sariaya Quezon Branch. Ayan, so, sa mga taga-Sariaya dyan, bisita na kayo sa aming branch. So, ilalagay din namin sa description box below ang mga address. So, anyway mga sis, wang talagang nagdaan na ang Christmas at New Year. So, alam niyo naman yun na nasa ibang bansa kami noon. So, talagang nag-crave kami sa mga handa noong Christmas at noong New Year. So, talagang, ang dami-dami mga food. Nagkita ko sa mga post-post so, dahil ang daming mga nagpo-post ng kanilang mga handa. So, talagang kami doon is, hala, nakakamiss yung Shanghai. Hala, nakakamiss ang spaghetti. Alos lahat ng handa ng Christmas at New Year is talagang nalilaway-laway kami doon na talagang pinag-crave talaga namin. So, since ay nandito na tayo sa Pinas, so talagang hindi natin na ano yun, nakain, is yun ang gagawin natin mga seswang. So today is magluluto tayo ng carbonara a la Jessica! Ayan, carbonara. So, ayan, disclaimer lang mga seswang, itong carbonara ko is ingredients ko lang to at saka the way ko lang to lutuin. So, syempre tayo is iba-iba din tayo ng proseso ng pagluluto, iba-iba yung mga style natin. So, ngayon is ipapakita ko sa inyo kung paano ako magluto ng aking carbonara. So, huwag kayong mag-ano, ay dapat inuna yung ganito, ay dapat ganito yan, ay dapat kailangan ng ganito. So, kanya-kanya tayo mga sis, okay? So, dyan lang kayo, sit back and relax. So, let's start the video. Charot! Di pa nag-start yun, dabi-dabi kong chika. So, ayan, ipapakita ko na sa inyo yung mga ingredients natin. So, first is kailangan natin ng Del Monte. Ayan, ang ating carbonara sauce. So, hindi siya sponsored, pero baka naman Del Monte. Del Monte Kitchenomics! Ayan, so, dalawa yung binili kong Del Monte na carbonara sauce. So, actually, bumili din ako ng ano, ng Nestle cream in case. Di ko alam kasi kung ano na to eh, templado na to or what. Pero, titigman natin, malalaman natin yan mamaya. So, mag-add na lang din tayo para more chances of winning. At saka, more sauce. Siyempre, gusto natin maraming sauce. Yung talagang hindi tinipid ang ingredients. And next natin is, siyempre, ang mushroom. Ayan ang ating mushroom. So, actually, tatlo yung binili ko nito. So, talagang aapaw talaga ng mga ano, ng mga sahog. Diba? Gusto mo yon? I love you. Diba? Gusto mo yan. So, next natin is, ay, kabog. Kabog si ate. So, si ate is gumagawa pala siya ng ano, ng fruit salad and ng carbonara. Actually, tapos niya nagawin yung ano, ha, fruit salad at saka carbonara.
Graham pala at saka fruit salad. So yung Graham tapos niya nang gawin. So nasa ref na. And ang ginagawa na niya ngayon is yung fruit salad. So baka yung Graham is tomorrow na namin makain kasi mas masarap din ba kapag medyo matigas-tigas. And yung fruit salad baka later na yan. Yan na yung makain namin kasi yun na yung ano namin, dessert. So actually ito na yung ano namin, pagkain namin ngayong gabi. Carbonara na lang at saka ano, salad. And next natin is Century Tuna. Ayan. So, isang, ano, isang flakes in oil at saka isang maanghang. So, syempre, para kahit papan is merong konting sipa ng spicy. Yung medyo para magigising-gising ka. So, naloka lang din ako kasi napabili ako ng Alaska. Hindi ko alam kung meron bang Alaska evap yung carbonara or wala. So, baka hindi ko nalagyan ito kasi meron naman akong carbonara sauce dito. So, next natin is, syempre, yung mga ingredients. So, meron, actually, mas bet ko yung ginisa mix. Ginisa mix, paminta, at syempre, ang pasta. So, itong pasta is baka, nung ano pa, tubigay pa siguro sa amin ito. And, meron pang natirang Graham. Boba talaga ako. Actually, meron pa natirang, ano, bacon. So, yun yung ipang tatoppings natin dito sa ating carbonara. So, let's start the video. Di pa pala nag-start. Hanapin ko ng checker. So, ayan mga sis, luto na yung ating pasta. So, next naman na lulutuin natin is yung ating carbonara sauce. So, ayan, katatapos ko lang hiwain ang ating mushroom. So, dalawa lang muna ilalagay ko kasi ang dami pala niya mga sis. Nakakaloko pala pag ano, hiniwa mo. Eh, hindi pa pala ito hiwa. So, talagang kada isa-isa talaga, inano ko siya. Hiniwa ko ng ganito. So, ganito na siya karami. So, ito, baka hindi ko na siya gamitin. Kasi ang hassle niya, mga sis. So, tinatamad na ako maghiwa-hiwa isa-isa niyan. Tapos, nagkahiwa na rin ako ng sibuyas bawang. And, ayan, nulutuin na natin ang ating carbonara sauce. So, let's go! We'll be right back.
So ayan mga seswang, tapos na kaming kumain and medyo nagkaroon lang ng kafeilan ang ating niluto carbonara dahil yung nilagay nating tuna is maanghang, 'di ba? So actually isang maanghang, isang ano, oil. So naging spicy yung flavor niya, pero niremedyohan namin siya ng very light. So kaya medyo sumarap naman siya and nabusog naman kami. So anyway, ngayon mga seswang is magkakaroon lang tayo ng unboxing ng mga gifts sa atin. Actually, last year pa to, hindi pa namin na-unbox dahil nga, di ba, galing kami out of the country. And ngayon is meron kaming time na i-unbox ito. And syempre, habang nag-unbox is magkakaroon lang tayo din ng question and answer. Ayun, regarding sa ating life update, sa ating business, and future plan this 2024. So, ayan, umpisahan natin dito sa maliit. And ito is galing pa ata to kay Iza. So, last year pa nila to nabigay. So, ngayon lang namin yung i-unbox. So, ayan sis, i-unbox na namin. So, thank you so much. And Merry Christmas and Happy New Year. Super late. So, ayan, buksan na natin. So, dapat kasi daw kapag magbubukas ka ng mga gift is kailangan yung warak na warak. Yung tipong parang galit na galit ka mag-open. Kasi the more na warak daw is meron pang kasunod. Sabi yun na, so next year baka meron ulit. Sorry, nag-asa. So dito na natin nalagay yung kalat kasi mamaya isililikit natin yun. Di tayo sure. Ililikit natin, syempre ang inalagay dyan, kakainin ng mga aso. Hala! Isda! Wow! Meron tayong isda. Buti hindi nasira to. Charot. Hindi, ano siya, lagayan siya. Diba? Kaya pwede siya lagyan ng ulam. Ay, Kabo, thank you so much, sis. Ah, alam ko na. Pwede din nalagyan ng mga ano. Oo. Pak? Ang ganda, Kabo. Shala-shala. Para daw pag may handaan, o, dyan muna ilagay. Oo, tapos ibigay na daw. Ay, may itinalagyan namin. So, thank you so much, sis. And super like it. Kasi ang kapal niya, oh. Diba? At saka yung gawa siya sa ano? Marble tas ganto. So thank you so much, CLs. Ayan, so itabi muna natin dahil baka mabasa. Dito. First question. Question number 1, how to start a business? Paano po ba mag-start ng business? Kagaya namin na gustong magsimula ng may maliit na budget lang. Okay, paano nga ba mag-start ng business? Hindi ko alam kung nasa position ako para sagutin to, pero sasagutin ko siya based on our experience. Ayan, syempre sa aming business. So, paano nga ba mag-start ng business? So, first is kailangan, meron kang pera. Ayan, meron kang pera para makapag-start ng business and syempre dedication sa business na yon. And kailangan yung papasukin mong business is kailangan is ano mo siya, gusto mo siya, kumbaga parang passion mo yun eh, gusto mo siya. Katulad sa amin yung business namin, kaya yun yung napili namin kasi hilig namin kumain, diba? Hilig namin kumain. So kailangan, ganun din, nasa puso nyo yung business na yun, napapasukan nyo. Third is kailangan huwag kayo makisabay sa uso. Like for example, yung papasukan yung business, like kunyari na ano yun, ha, uso siya ngayon, so kailangan ganito din yung i-business natin, ganito ganyan. So kailangan yung i-business nyo, yung papasukan yung business, is hindi siya na ano sa seasonal. Kumbaga seasonal. So kailangan meron siyang sustainability. Like for example yung sa amin, pagkain. So alam naman natin na isa din yan sa kailangan natin and essential yan na pagkain. So hindi tayo malulugi sa pagkain. Diba? Gusto mo yun? Kasi yan yung hanap talaga ng mga tao. Diyan, mabubuhay tayo pag walang pagkain? Good luck lang. Baka nagkandawala-wala ng ating mga ano, bulati sa tiyan. So, dedication and syempre, katulad sa amin, like for example, kasi parang 24 hours din kami nagtatrabaho kasi syempre, sa business na yon hindi lang naman ikaw yung kumbaga parang umaasa doon. May mga empleyado ka na umaasa din sa work na yon. So, kaya kailangan ibigay mo din yung 100% mo para sa business na yon. So, kailangan meron siyang consistency, meron kang dedication sa
pagbi-business, as in lahat, kailangan meron ka rin lakas ng loob. Syempre, hindi naman din araw-araw Pasko, so darating din sa point na medyo mababa lang yung kita natin, pero laban lang sa buhay. And syempre, yung ano din, yung tao din sa paligid mo. Syempre, kailangan din ng support ng family mo. And syempre, isa din yun sa malaking impact. Yung mga taong susuporta sa business mo. Like kami din ni Moon, yung nag-start is kaming dalawa lang. As in, nag-plan nun. And hanggang sa napag-decision namin na final na ito na yung aning nating business. So, nagpaano kami sa mga angels namin, which is si Isa Marie and Eloisa Ashley. And ngayon is lumalaki na ang JK family dahil sa mga taong naniniwala, sumusuporta sa amin. So, thank you so much. At sa mga kumari natin dyan. And syempre kay Lord and kay Lloyd. And syempre sa aming mga family. And kung gusto nyo ng separate vlog about sa pagputap ng samgyupsal, so, comment down below. Ayan, kasi kung dito pa natin tatakil yan, baka abutin na tayo ng siyam-siyam dito. Okay, so separate vlog na lang yan. So, comment yun na lang yan down below. Ayan, ang dami na nating chika. Ayan, box na natin to. Actually, ito ay ang galing sa aming ayan, Upwork family. Ayan, ito sa akin. Ay, dalawa. Kayo din po. Ayan. Sa may mga business dyan, or magpupunta ng business, ayan, kailangan na kayo mga accountant. And syempre, kailangan yung business nyo is naka-register. Ayan, ayan. So, ano siya? Kape-kape. Ayan, mocha. O. Pag pinagla mo, meron na siyang baso. Ayan, o. Na Upwork. Hello, Ma'am Sheila. Thank you so much. May pangalan siya. Oo nga, ayun. Sa likod. Jessica. Tapos meron ding JK Samgyupsal. Wow! Partnering. Kago. At saka, ano to? Fuck. Ah, ayan na. Nalagyan ng mga ano, like kunyari, bill. Pambayad sa ano, Meralco, mga ganon, tubig, bahay, skotse, ganyan. Kautangan. Mga kautangan natin in life. So, thank you so much po. Ayan sa aming Upwork family. So, actually, same din kami ni Mo. So, sa kanya lang is merong, ano ba to? Pulburon. Ayan, meron siyang pulburon. The rest, meron siyang mug. Meron siyang mocha na ano, kape-kape. Ayan. Thank you so much po. Next question tayo, Mike. Go. Paano mag-franchise ng JK? Ang tagal ko na nag-i-email pero wala nagre-reply. Paano nga ba mag-franchise ng JK? Sa amin kasi mga seswang, ay meron kasi kaming process na sinusunod. So, syempre, yung mga nag-email sa amin is ine-evaluate pa namin yan isa-isa. So, kaya medyo matagal talaga kami mag-reply. So, papasensyahan nyo na kasi ang dami din talaga nag-i-email. So, syempre, ang goal kasi din namin is matulungan yung nagpa-franchise sa amin. So, hindi lang din naman kami basta na makapag-open. Kung ganun yung mindset namin, siguro marami din naglipang mga JK dito. So, ang at maaari, inaano namin slowly but surely yung aming pagpa-franchise. So kaya one at a time, ganun lang. So tinututukan din namin and talagang bawat may man nagpa-franchise sa amin, yung mga sure na is inaano din namin, ginagabayan din namin sila and inaano din namin yung mga, like for example, meron silang location, inaano din namin, pinag-aaralan namin yung location na yon. So, nag-scouting kami doon, tinitignan namin kung paano yung food traffic. Basta ang dami namin ganap din kapag magpa-franchise kami. Ang dami namin process na sinusunod. Kasi ayaw din namin yung parang maraming magkaroon ng problems. Pero hindi naman din natin masasabi na perfect ang pagpa-franchise, diba? So, syempre, meron din magkakaroon ng problem dyan. So, syempre, ang ano natin, is hanggat maaari, ma-resolutionan natin, at saka maayos yung flow ng pagpa-franchise. Kasi syempre, pag nagkaroon ng problem, syempre, kanino din magre-reflect yun? Syempre, sa amin din yun. So, kaya hanggat maaari, one at a time lang muna kami. So, maraming mag-open soon na naka-line up. And kayo, kung mag-email kayo, ayan, email lang ng email. Ayan, ma-replyan din namin kayo. Basta, ayun lang, tiwala lang tayo. And syempre, perfect timing for that. Syempre, kung ibibigay yan sa'yo, malay mo this year, sa'yo na yan. Diba? Gusto ko yan, gusto ko. Next natin, ang sel. Syempre, ito na. Akala ko, it's a prank. It's a pink pala ang nakalagay. So actually, ito ay galing sa isa sa ano namin, supplier. And nung ano pa ito, January lang dito na. Ano. Binigay. January lang din ito nabigay. Nagulat lang din kami. Siguro napanood niya sa vlog namin na medyo ano kami,
lasing-lasing, ayan, may din uminom. So, ayan, niregaluan tayo ng yellowtail pink moscato. So, ayan, thank you so much po. Ayan, apat siya, guys. Comment down below kung gusto nyo. Gusto nyo ba? Comment down below. Dali, mag-target. hindi pag ano, ilagay natin sa ref. Pag naisip natin ang ininom, di ba? Ang lasa nito, paano di ba ako nakatry ng gatito? Apat siya, oh. Di ba? So, magkandalasing-lasing na talaga tayo nito. Basta pag hindi po kami naka-order, kasalanan nyo yan, ha? Lasing-lasing na kami. Charot. Next question tayo mo. Okay, paano next question. Paano kayo nagsisave ng pera? Ayun, paano kami nagsisave ng pera? Actually, mga Seswang, yung sa business namin, merong separate na bank dyan. Kumbaga kasi, yung ano namin dyan sa business, dyan lang yan. And yung ano namin, yung personal needs namin at saka yung mga house bills, mga ganyan, sa YouTube earnings naman namin siya kinukuha. So yung YouTube earnings namin, 'di ba? Syempre kapag hindi ka kasi nag-upload, wala talagang ano, sweldo ang magaganap. Wala kang makukuha. So syempre kaya ang dapat ay nakapag-upload kami kasi yung ano namin doon, earnings namin doon, umaano siya sa mga house billing namin sa kuryente, sa tubig, tapos sa Grocery. Syempre kailangan din namin pagkain, diba? Para strong-strong tayo. And yung sa aming life insurance, ayun, kailangan din yan ang life insurance. Syempre, lalo kami, sobrang pagod-pagod din yung ano namin, mga trabaho namin. So, life insurance and syempre yung investment. And ayaw din namin kasi na i-relay lang sa business namin. So, hanggat maaari, meron kaming, kumbaga parang fallback, which is yung aming investment. And next is yung mga loans. Ayan, yung loans naman namin kasi is yung ano, di ba? Excuse me. Yung mga sasakyan. Actually, yung first ano na namin, sasakyan namin, which is si Lucky. Ayan, pinag-isipan man namin na mabuti kung ika-cash ba namin siya or i-monthly. So, talagang inano namin kung ika-cash namin siya. Like for example, yung 1M, kung ika-cash namin, ang bilis lang, kumbaga parang doon na natatapos yung story ng 1M. Diba? So, parang isang ganun lang, 1M na, andun na. Oh, andun na siya. So, inano naman namin kung i-monthly namin siya, yung dapat na ipang-cash namin na 1M is mapapaikot pa namin. So, magkakaroon pa siya ng tubo at income. So, diba? Inisip namin mabuti. So, comment down below mga sis kung ganun din yung point of view nyo or kaya kung paano yung ano nyo dun sa mga ganung plan. Although, may mga gusto din na mag-ano, na cash kasi ayaw nila na meron pang iisipin every month. So, dun naman sa monthly, so kailangan mo din maging responsible. Syempre, kailangan magbayad ka ng monthly. Bago ka mag-monthly, diba? Kailangan meron ka ng na ano niyan, na ipon pambayad sa ano mo, sa loan mo. Comment down below kung ano ba yung point of view nyo doon. Kung gusto nyo ba na ika-cash para every month wala na kayong isipin. Or doon kayo sa every month. Tapos, alam mo, may chance pa kayo na tumubo, paikutin yung pera. Pwede pa siyang magamit sa pagagamitan nyo. Or mas importante pa, di ba? So, comment down below. Kasi gusto din namin magbasa-basa ng comment. Kasi lately, ay talagang nagbasa kami ng comment. So, comment yan kung ano kayo doon. Si cash ba kayo o si ano? Si every month. So, tingnan natin yung mga ano nyo, point of view nyo. Kasi iba-iba din naman tayo, di ba? So, comment yun lang. Lastly, mga Seswang, is yung sa aming health insurance. And syempre, kailangan din yun, di ba? Nagkaroon nga tayo nitong last year na emergency, which is yung naano si Mo, na operahan siya sa kanya pagkisayti. So, medyo nagka-problem lang kami sa insurance na naano namin nun. Kasi, pinahirapan pa talaga kami. Pero, ayun, thankful kami kasi kahit pa paano, is na-refund naman siya. And ngayon,
is meron na kaming mas magandang insurance. So, okay na din yun. So, magagamit pa namin siya, di ba, nagka-travel-travel kami. So, magagamit namin siya kahit nasa abroad kami. So, talagang yun yung kinagandahan talaga ng insurance namin ngayon na provide. So, ganun namin siya, kumbaga, yung earnings ng YouTube namin, ganun namin siya ginagastos. So, dito naman sa business naman namin, so, ayun, sa mga nagtatanong kung sumisweldo ba kami sa aming business, so, sumisweldo po kami sa sarili naming business. Kasama din po kami sa payrolls. Ganon. So, syempre, yung sweldo naman namin doon is yun yung ginagamit din namin, kumbaga, reward namin sa sarili namin kapag nag-ano kami, nag-upload kami, nag-travel kami, yun yun, yung sweldo namin sa, ano, sa business namin. Kasi ini-ano namin, sinisave namin yan, diba? So, ayun, and yung wala naman siyang ibang pinagagamitan, yung sa business namin, dun lang siya, related lang siya talaga sa business. So, kapag may mga bibiling kami about sa business, basta regarding sa business, yun at yun lang talaga siya. Bawal kami kumuha ng pambili ng ganito, sa bahay, bawal. So, dun lang siya talaga dapat. Yun ang mahigpit na dapat na sundin na rule namin. Kailangan sa business lang. Sa YouTube, dito yan sa amin lahat. Yun siguro yung mga ano namin, Seswang, kaya siguro naging parang kailangan maging responsible kami. So, kung kailangan sa business lang. So, dito sa YouTube namin, lahat ng mga needs namin dito sa bahay or kaya needs namin is yun yun dapat sa YouTube earnings lang namin siya kukunin. So, kahit piso yan, kung galing sa ano yan, sa business namin, kailangan ibalik mo yan. Yun yung talagang rule na namin. Mahigpit talaga kami sa ganyang rules. Kailangan lang talaga ng wise ka and syempre, kailangan is meron kang disiplina. Ayan. Disiplina para doon. So, next question tayo. Any tips po for a healthy relationship? Minsan po ba hindi kayo nagkakasundo because of the business? Secret sa healthy relasyon. So, actually, mga Seswang, walang perfect na relationship. And masasabi mong healthy ang relationship kapag nagkakaroon kayo ng tampuhan, misunderstanding, kasi part na din yan siya, di ba? Ang family at ang friendship mo nga is nagkakaroon kayo ng misunderstanding, what more pa kaya kayo na mag-partner. So, sa lahat yan, kumbaga parang common problem na yan, na misunderstanding, hindi pagkakaunawaan, pero wala naman kami malalim na ano talaga away. Ang ano lang namin, hindi lang kami minsan nagkakasundo sa parang sa business, ano lang namin, related lang siya. Kumbaga parang sa suppliers namin, ganun nun. Diba, kapag may mga bagong ano kasi kami, like, kakausap kami ng supplier, tapos minsan parang hindi lang kami nagkakaintindihan dun. Pero, nagkakaano naman, na re-resolve naman namin siya ng maayos. Yun. Basta, wag lang kami yung kailangan, kapag mainit na yung isa, mainit din kayo. So, kaya kailangan yung mag-balance-balance. So, kapag medyo galit yung isa, ikaw yung bumaba. So, bawal kayong magsabay. Kasi kapag nagsabay kayo, good luck. Sasabog kayo. Ganun lang. Kaya kailangan nyo lang mag-intindihan. Kailangan nyo lang ng open communication. Kapag meron kaming ganyan na hindi pagkakaintindihan, pagkain lang din yung ano sa amin, yung parang sagot. Kapag after namin mag-away, yun yung ano namin. Gutom yan. Oo. Yun yung ano namin talaga. Kailangan namin kumain, tas after namin kumain, yun na, okay na kami. Or kaya kapag worst pa doon, na pag nabaliw yung isa, mag-ano talaga, bigla-biglang magbubong, ganyan, tas struggle na kami, ganun, okay na. Ganun lang. So, basta kailangan nyo lang ng unawaan sa isa't isa at saka usap kayo ng masinsinan. Or kaya bigyan mo siya ng deal. Kung mag-aaway lang kayo, wala siyang totot. Lagi-lagi totot. Okay, next natin itong malaking box. Ikaw mo. Ano laman ito? So, bago mo buksan niya, next question muna tayo. Any travel plans this year? Any travel plans this year? Actually, first quarter and second quarter is, ayan, sobrang busy namin yan kasi marami kaming naka-line up na franchise sa aming business. And, ayan, syempre, future travel plans din namin. Ayan, siguro after na nung mga ganap namin. Ayan, may mga puntahan din kami. Syempre, kailangan din mag-apply ng visa. So, sana is maano kami, mag-grant kami. So, kaya ipag-pray nyo din kami mga sis, okay? Kasi kasama namin kayo sa journey na ito.
So, buksan na natin ito. So, isa din to sa supplier din. Namungin lang natin pinagbubuksan yung mga ganito. Mamaya may pagkain pala dito. Eh. Ay, ano to? Parang ano siya? Air fryer. Air fryer. Ay, air fryer yan. Ay, oo, air fryer. Nakapilang air fryer ka na dito. Oh, maganda na po kami ng air fryer. Ayan, 1, 2, 3, 4, 5. Ayan. Anim na po yung air fryer namin dito. Charest! So, yan, air fryer po siya. Ayan, opa. Thank you so much po. Ayan sa mga gift niyo. So, eto lang naman yung nasa picture niya. Ganyan. Thank you so much po. Sobrang thankful kami sa mga supplier namin kasi may mga pag ganitong Christmas ano sila sa amin, gift. So, thank you so much po. O, diba? So, next question! Next question, kamusta na kayo ng DNT? Bakit hindi ka madalas makita sa mga vlog? Kamusta kami ng mga DNT? So far, okay naman kami ng mga bakla. So talagang hindi lang kami nagkakasama ngayon kasi syempre may mga priorities kami pa na inuuna. Syempre, ayun, super proud. Ayun, kila Limwell and kay Aini kasi malapit na din matapos yung bahay ni Da. So ayan mga seswang, stop na ang comparing, stop na ang mga negativities na inaano nyo, spread nyo, okay? Huwag na kayong magkalat ng chismis. 2024 na po, magbagong buhay na kayo. Spread love lang po tayo and don't hate. So ayan, syempre, one of these days is baka makabisita kami, ayan, sa pinapagwali ng bahay. So abangan nyo yan. Diba? Hindi natin pwede sabihin, kailangan meron tayong surprise factor. Ganon. So, ayun. Super proud lang kasi, syempre before is pangarap lang namin yun na makapag ano ng bahay para sa family. Pero, tignan nyo ngayon, diba? Isa-isa na kami nagkakaroon ng bahay. Then, syempre, na ano namin, napapasaya namin yung family namin. Naihang namin sa hirap. So, kaya thankful and grateful kami din sa mga sumusuporta sa amin. Sa inyong mga seswang, sa malangsang pagmamahal and suporta. So, kaya spread love lang tayo and suportahan niyo po kami lahat. Ayan, sa aming individual channel, sa lahat ng mga tinatahak namin. Huwag na po tayong magbigay ng mga speculation, ng mga fake news, ng mga hatreds, sa lahat-lahat. So, mag-ano lang tayo, magmahalan lang tayo. Basta, alam niyo yun, basta magmahalan lang tayo, maganda kalalabasan ng Pilipinas. Last question. Okay, last question. Ano pong update sa lupa na binili nyo last year? Update sa lupang binili namin last year. Ay, oo. Yung update doon, hanggang ngayon binabayaran pa namin. And syempre soon, baka kumausap na kami ng contractor para gawin yung aming dream house na yun. And yung dito naman na malapit sa amin ngayon, yung lupa na binili namin is baka gawin na rin namin siyang komisary. Ay, taray! Magkakakomisary na ang JK Samyuksal. Ganun. So, di ba before na paano namin yun na ipapaupa? Pero hindi na namin pinaano. Di ba? At least merong mas magandang na ano siya, which is yung komisary para sa lumalaking business namin. So, tama nga yung sabi nila mga seswang, di ba, na huwag natin i-rush ang mga bagay. Dahil katulad na lang din no, nung bahay na in-acquire namin na dapat is ipapaupa namin, ipapagawa namin tapos papaupa. Pero ngayon is meron siyang mas magandang purpose, which is magiging komisary namin siya na lumalago namin business, which is yung Cheki Samgyupsal. Diba? Parang sa buhay lang din na huwag natin madaliin ang mga bagay-bagay. Dahil syempre, sino bang maapektuhan? Syempre, tayo din. So, slow progress, but still a progress, diba? Gusto mo yun. So, ayun, kailangan lang natin lumaban sa hamon ng buhay. Pero kung medyo napapagod tayo, mag-pause tayo ng kahit ilang araw. Then, after nun is, laban na ulit. Continue. Kumbaga, parang nagpahinga lang tayo. Tapos, after nung pahinga na yun is, itinuloy na natin yung bagay na dapat natin gawin sa buhay. And I thank you.
So ayan mga Seswang, dyan lang nagtatapos ang ating video. And ayan, thank you nga pala sa aming mga suppliers. Ayan, sana next year is meron ulit. Tiyere! Si Vitam ng Mamando. So ayan, thank you so much. And mga Seswang, sa panonood ko, meron kayo natutunan, maraming salamat din. And kung meron kayong video suggestion, just comment down below. Ayan, babasahin natin kung anong mga suggestion nyo dyan. And see you guys on my next video. Bye! Don't forget to our YouTube channel. Bye-bye. Look out, 'cause here I come.